Patuloy pong binabantayan ang pag-asa ng Tropical Storm Jenner na lumakas pa habang lumalapit sa dulo ng Hilagang Luzon. Dahil sa bagyo, nakataas na ang public storm warning signals sa ilang probinsya sa Luzon. At para sa latest na impormasyon kaugnay niyan, kasama natin ang ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Magandang tanghali, Mang Tani. Magandang tanghali, Maris at June. Nakataas pa rin nga po ang public storm warning signal number 2 sa mga probinsya o sa probinsya ng Cagayan, kasama na ang Calayan Group of Islands at Babuyan Group of Islands. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng masungit na lagay ng panahon ngayong araw na ito at bugso ng hangin mula 61 hanggang 100 kilometers per hour. Ito pong ganito kalakas ng hangin ay posible na pong makapagpabuwal ng malalaking puno at makasira ng mga kabahayan. At magiging mapanganib po ang paglalakbay sa karagatan ditong mga binanggit nating lugar. At signal number 1 naman sa mga probinsya ng Isabela, dyan sa Kalinga, Apayao at Batanes Group of Islands. Magiging maulan naman dito sa mga nabanggit nating lugar at ang hangin ay mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Mapanganib po ang maglakbay sa karagatan, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at yung pong posibleng pagkakaroon ng flash flood at landslide. So yan po yung mga posibleng epekto ng bagyong Jenner na huling namataan naman sa layong 320 kilometers dyan po sa may kasiguran aurora. Ito po yung kulay po lang nakikita nyo. At ito po ay may lakas ngayon na 85 kilometers per hour at bugsong aabot sa 100 kilometers per hour. Itong si Jenner ay gumagalaw naman north-northwest sa bilis na 11 kilometro bawat oras. Bahagyang bumagal po yung galaw nitong si Jenner. At base sa datos na nakalap ng Weather Central, nasa karagatan pa nga po o nasa Philippine Sea pa yung sentro nitong Jenner. At kung hindi magbabago yung galaw nito na north-northwest, ay maliit ang tsansa na mag-landfall ito. Pero bahagya po itong didikit, lalong-lalo na dito sa may northeastern side ng Luzon. At kahit po ito hindi tatama sa kalupaan, ay inaasahan natin na magdadala ito ng mga pagulan. Dahil umiiral po itong ating southwest monsoon o yung hanging habagat at ito nga po yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Yung kulay green, dilaw at pula, ibig sabihin po niyan ay maulan at lalong magiging mas malakas po ang pag-ulan doon sa kulay dilaw at kulay pula. Kaya po asahan natin na magiging maulan dito sa Southern Luzon kasama ang Metro Manila at buong Kabisayaan. Muli po, kahit malayo yung sentro ng bagyong Jenner, maulan po lalong-lalo na kasama na ang Kabisayaan. At doon naman po sa magiging hangin, ipinapakita po lang natin dito na kahit po malayo yung sentro ng bagyo, meron po diyang kulay pula na kung saan ibig sabihin yan, malakas yung hanging habagat. Kaya po, malakas ang hanging habagat mula Southern Luzon kasama ang Kabisayaan at dyan din po sa bahagi ng Mindanao. At dahil nga sa malakas na hangin, magiging maalon po ngayong araw sa buong bansa. Itong nakikita natin ito na taas ng alon, umaabot po yan ng mahigit 2 metro, lalong-lalo na dito sa may eastern seaboard. At ang matitira nga lang po na medyo maganda ang alon ay dito sa may western seaboard ng Northern Luzon. Pero halos lahat po, makikita natin, mapanganib po ang maglakbay dyan. Kaya po iwasan muna, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat na maglihag dun sa mga nasabi nating lugar. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.